So, hello, good evening guys. So, mapapansin nyo, maulan pa rin yung panahon ngayon. At saka kung nakita nyo yung ginawa kong vlog kanina about sa kung paano pinapatoy yung panty natin nga. Dahil nga medyo, hindi lang talaga medyo. Dahil nga, naging maulan yung panahon natin ngayon sa higit 2 linggo na talaga guys. So, isa sa pinoproblema namin ngayon, my family is yung panty. Lalo na ako, no? Kasi nga, every day kasi halos 6 beses ako nagpapalit ng pant kasi parang ano lang yung reseta ng doktor. May 3 times a day, may 6 times a day, ganun. So, ganun ako guys. Ganun akong klaseng babae. Yung 6 beses ako nagpapalit ng panty sa isang araw. So, ayun. Isa yan sa facts about me. So, ayun nga. Kung nakita nyo yung vlog ko kanina na ginawa ko. Ayun nga, pinakita ko yung panty ko talaga mismo na sing depressed ng mukha ko na pinapatuyo ko doon sa amin sa ingan with matching up boy, no? So, ayun, ipapakita ko sa inyo yung update. Kung curious kayo kung natuyo ba talaga yung panty ko kanina doon sa may sa ingan namin, pumunta kayo sa YouTube channel ko, guys. Mga wala kayong hiya. So, ayun, guys. I am so excited. I'm so happy. Oh, wait. Wait lang, ipaano ko lang yung volume ng TV na to? Ano ba to? Oy. So, bago ang lahat, ipapakita ko lang sa inyo, share ko lang sa inyo yung aming flat screen na TV. Yes, this is, ano, galing pa yan sa, ano, Australia, guys. Bali, mga 1 week lang yan dito sa amin, guys. Oh, so much for, huwag niyong pansinin yung mga bagay na nakikita niyo sa aming bahay kasi alam kong masyado silang antique at makaagaw ng attention. Lalo na ako, guys, I know, na marami talagang na, ano talaga, parang ang lakas ko makakuha ng attention lalong-lalo na sa mga tao. So ayun guys, ito na yung panty ko guys dahil nga well. So tingnan niyo na lang guys. Ito yung update ko sa inyo guys sa mga Marites diyan kung ano yung nangyari sa panty ko. So ayun guys, nilagay ko lang naman siya sa ano. Kasi kami mga mayayaman na tao, yung aming pagsasampay ng damit, na ano siya. Mga sinta siya ng Paris Tower, yung kailangan na pinagsasampayan nila kasi para mas madali silang matayo. Oo. So, ayun guys. So, akyat muna ako dito sa elevator. Nandito ako ngayon sa amin. So, ayun, kung mapapansin nyo guys, nandito ako ngayon sa pinakamataas na parte ng aming bahay. Kung napapansin nyo guys, oh, nasa taas talaga ako guys. Hindi ako nagbibiro. Wait lang, masaakyat ako sa mas mataas na bahagi ng aming bahay guys. Sa mga 10th floor. Wait lang. Ayan guys, malapit na po ako sa ano sa araw mismo sa solar system natin dito sa labas ng ating Earth kasi nandito po ako sa pinakamataas na bahagi ng aming bahay guys. So makikita nyo guys, oh nagmimisto lang mga langgam na lang po yung mga bagay sa baba kasi na sobrang taas ko ngayon guys and it's so cold. Napakalamig ng temperatura dito pero okay lang yun kasi na-absorb naman yung lamig dito sa ano sa araw. Oo. So dahil nga gusto ko nang matuyo yung aming panty, yung aking panty rather. So, nilagay ko na siya dito mismo sa ano, mas malapit sa araw para oh, hindi naman po masyadong ano, mainit. Katamtaman lang kasi nag-a-adjust po yung araw para sa akin. Kasi alam niyang hot na ako, kaya dapat na mas maging katamtaman lang yung init niya para hindi kami sumabog na dalawa. Oo, opo yun, guys. So anyway guys, kung mapapansin nyo, may nabubuhay pala mga organismo dito kahit malapit sila masyado sa araw guys. Kung mapapansin nyo, oh, ayan. May mga sapot po dito ng gagamba at may mga gagamba na rin po. So ayan, according to study daw, yung mga gagamba na nabubuhay malapit sa araw daw, ay nagpuproduce sila ng init na pwede magpatuyo ng panty guys. So ayun nga, dahil nga sa kaalaman ko na may ganyan palang uri ng gagamba, no. So, ayan. So, I decided, kinunta ko yung piloto namin na pumunta kami dito sa mismong, malapit lang naman kami sa araw, no? Para dito ko na ibilad yung aking panty. So, ngayon, dito ko na binilad yung panty namin. At saka, tingnan nyo guys kung ano yung, ano niya guys. Kung ano yung result niya guys. Ito siya, oh. Ayan! Oh, diba? Andito po yung panty ko, guys. Ayan. Ayan. So, ayan kung mapapansin nyo, direkta pong naiinitan ng araw yung aking panty. So medyo madilim dito guys kasi nga parang na anuhan ng shadow yung mukha ko ng araw. Pero it's okay lang naman. Ayan ito guys. Ayan ito pala yung panty ko. Ayan. Ayan.
So, hindi ko siya masyadong gagalawin at mas lalong hindi ko siya pwedeng tanggalin, guys, kasi kung mapapansin niyo, sinisimulan na siyang bahaya ng mga gagamba. Oh, wait. Adjust nyo yung camera ko. Ayan, oh. Ito. Ayan, oh. Ayan, ayan. Yung mga gagamba na yan na nandito mismo sa aking panty na gumagawa ng sapot, they are now trying to generate heat para nababalanse para matuyo yung panty ko sa agarang oras, guys. This one. Oh, yan, guys. Kung mapapansin nyo, napapalibutan talaga ng sapot ng gagamba. Hindi lang yung panty ko, guys. Oh, kung mapapansin nyo, mga sapot yan ng gagamba. Pati na rin mismo dito sa... Ay, grabe to. Dito na mismo sa may, ano, sa may araw natin. Oh, sa may sun. Marami dito mga sapot ng gagamba, guys. Napaka... organiko din pala ng ating ng araw kasi nga pwede pala mabuhayan ng gagamba dito, guys. At yung kabutihan lang dyan is yung mismong gagamba na nabubuhay dito malapit sa araw natin is they are able to adapt the environment. They are able to adapt yung init na nagmumula sa araw. At ayun nga, they have this abilities to generate heat. Kaya nga, bilang isang matalinong dalaga, no, naisip ako lang talaga, kaya dito ko talaga nilagay yung panty ko, guys. So, yun, kung mapapansin nyo, guys, parang inaamag na siya dito. Pero actually, ilang lang yun sa mga side effect ng araw na nakukuha ng panty ko. Ayan. Pero, at anyhow, in the latter part daw, is matutunaw siya, mag-melt siya. And then, once na mag-melt siya, it, meaning to say is, tuyong-tuyo na yung ating ano mismo, yung aking panty. So, ayan, guys, oh. So, ayan, dito, oh, kung mapapansin nyo, guys, yung panty ko is medyo nagkakanda, ano siya, guray-guray na siya. Yes, kasi nga, na ano talaga siya, parang naging marupok siya. Charot. Kumbaga dito sa, ano, sa Espanyol, sa Spanish, yung termino na dumog, yes. Dumog is an Spanish term na dumog. Oo. Ayan. Hello guys, hindi po ako makapaniwala na dito talaga ako, 1 meter away from the sun, from here to where I am standing right now. At another 1 meter distance from me to my panty. Oo. At saka guys, this is a privilege na mismo makaharap ko mismo yung araw sa pagmumukha ko. Sa harap-harapan talaga. And I'm so proud. I'm so excited. This is one of a kind. This is one of the many advantages being a rich kid. Kasi nga, pwede ako dito mag-travel anytime. Mm-mm. At siguro bukas dadaling, ipapadala ko na lang dito lahat ng mga labahan namin na hindi pa natutuyo. Oo, para ayos lahat. Mm-mm. At saka siguro, i-broadcast ko na dito sa buong mundo. Na, hindi naman pala masama na malapit tayo masyado sa araw. Yes. Tsaka guys, hindi ko talaga ma-explain yung sarili ko. Ha? Ah, sige. Wait lang, Nay. Oh, naririnig ko kayo. May headset kasi ako dala dito. May walkie-talkie kasi ako dala dito. Oh guys, tinatawag na pala ako ng ina ko. Ah, nakikita niyo ba si Nana? Ayan siya, oh, yung kulay itim. Yung itim kasi naka-hood, naka-jacket kasi siya ng itim. Kaya itim lang yung nakikita. Oh, sige, bababa na po ako, Nay. Oh, mga 1 minute lang to. Oh, bababa lang ako. Oh, tatapusin ko lang dito pag video ko. So, ayan guys. I'm so sorry. Tinatawag na ako ng ina ko kasi daw, may mga bisita kami doon. Yung sino? Siguro si Marian at Dingdong yun. Alam mo, mag-asawang to. Kinukulit ako, guys. Gusto daw lang. Iwan ko kung ano yung sadya nila sa akin. Pero, oh, sige, Nay. Oh, handaan nyo na lang sila ng ano, ng cockroach. Yung cockroach na galing sa Japan. Nandun yun sa freezer. Sige. Iprito mo na lang para sa kanila. So, ayun guys. Dahil nga may bisita ako at hindi biro yung bisita ko. Bye-bye po. Thank you. Bababa na ako doon sa Earth. Hello. Bye.